So, ito po yung kikitain nyo po, nasasabihin nyo po kila nanay, tatay, asawa, mga friends. Then, ito yung tawag nila dito guys, take home pay, or ito yung tinatawag naman natin sa Pilipinas na net pay. Hey everyone, welcome back to another vlog. And today guys, isa na naman pong sit down video. Kagaya po ng aking in-upload previously, pero I'm just filming it on the same day kasi sabi ko, sige na nga, gawa na nga ako ng sample. Kasi feeling ko na naman, may mga naguluhan na naman dyan. Alam ko, kapag paycheck na yung pinag-uusapan, ang hirap i-compute. So ngayon guys, is gagawa lang po tayo ng sample paycheck. Like, siguro ito yung mga offer ngayon, mga starting offer ng mga agencies, ganyan. Kapag papunta kayo dito sa US. So for those of you guys who don't know me yet, ako po si Mia, ako po ay isang nurse po dito sa US, Filipino. Ayan, obviously I am speaking Tagalog. Pero ngayon guys, is gagawa po tayo ng sample. Para naman ma-visualize nyo na kung magkano yung earnings nyo pagdating nyo na ito sa US. And para mas matutunan nyo kung paano siya i-compute. Yung parang basic lang na computation para alam nyo kung magkano yung ipapadala nyo, magkano yung ispend nyo sa shopping, magkano yung isa-save nyo, ganun! So, nakaka-excite, di ba? O, di ba? Palipad ka na, pero ito yung usapan natin. Baka mamaya, kulang pala! Magsisisi ka na, nag-sign ka sa kontrata na mababa ang rate. Yan! But anyway, guys, if you want to know how I compute yung parang projected na kikitain ko in 2 weeks or in a month, please keep on watching. So for easy computation guys is, for example, I am a nurse na pupunta dito sa US na ang pinirmahan pong kontrata is $30 an hour ang rate, or pagpunta nyo dito sa US, ang pinirmahan nyo is $27, pero very galante ang agency nyo, sasabihin, prevailing wage na kasi $30 na, so we'll give you $30, which is, wow, thank you naman, ganun. So, $30 an hour po yung i-compute natin ngayon. Okay, so this is the $30 per hour, tapos ang work hours natin is 72 hours. Ayan. So magkano yung 30 times 72 hours is equal to $2,160. That is already your gross pay. Ayan. Ibig sabihin po kapag gross pay ay wala pa po dito yung mga deductions like taxes and health insurances and 401k. Ayan, and other insurances if you want to get more insurances. Sa previous video na in-upload ko guys, ay nabanggit ko doon kung magkano yung mga percentage for the federal tax, social security tax, Medicare tax, 401k and health insurance, ganun. So, gagawa tayo ng parang example niya ngayon. So, ito na guys, yung federal tax natin ay merong 7.6%. Which is, ang 7.6% ng 2,160 is 164.16 dollars, and yung social security tax naman natin na 6% is 129.6 dollars, and yung Medicare natin na 1.4% is 30.24 dollars. Yung 401k natin guys, iba-iba siya, depende sa kung anong gusto mo, pero usually yung parang naka-default na is 3%. So kung 3% ang sa inyo, hindi kayo mag-i-increase, ang 3% ng $2,160 is $64.8. Tapos ang health insurance nyo, for example, ay single lang naman kayo, hindi naman kayo masakitin, and ang kukunin nyo is the HSA, ganun, yung medical option na pinakamababa, na mataas ang deductibles. Health insurance, usually parang $100 yan. Ayan. Oops. So, ang total deduction po natin, guys, for this whole deduction is $488.8. And ima-minus natin ang $488.8 sa 2,160 para makuha natin yung take-home pay natin. Ito yung tawag nila dito guys, take-home pay, or ito yung tinatawag naman natin sa Pilipinas na net pay. Ayan. Yung magiging net pay po natin is going to be $1,671.12. Ayan. For 2 weeks ito guys ha, 2 weeks lang po ito. So, magkano naman kung
one month, ayan, gusto nyong malaman yung one month. Kasi sa Pilipinas, gusto natin yung parang one, magkanong one month na kinikita mo, ganyan. So, i-times 2 na lang natin para madali. Ang times 2 nito is equal to 3,342.4. Ah, magkano yan sa Philippine peso? Ayan na naman po tayo, magaling po tayo kasi sa conversion. Ayan, pero mind you guys ha, dollar ang kinita nyo dito, pero hindi po peso iyon nagagustusin dito. So, i-times na lang natin siya for 50 pesos per dollar, kasi yun naman yung pinaka, ano, parang madali lang na i-compute. Pero ngayon, nagpadala ko parang 53 or 54 pa ata naman ang palitan. Kaya ang saya-saya namin nung nag-60, pero dyan sa Pilipinas, hindi kaya masaya. Ayan, so $50 per dollar. So, ang magiging total po nito is 167,120 pesos. Ito yung monthly na net. Ayan, so ito po yung kikitain nyo po, nasasabihin nyo po kila nanay, tatay, asawa, mga friends. Ayan, ito yung kikitain nyo, $167,120. Ayan, para at least makita nyo na guys kung, makakakuha pala ako ng ganitong klase na sasakyan, makakakuha pala ako ng ganitong klase na apartment, makakapagpadala ako sa inyo ng ganito, kung ganito lang yung budget ko para sa food, para sa shopping, ganyan. So, I encourage you guys na before kayo mag-sign ng kontrata is you do this. Agencies might hate me for doing this, pero this is the reality. Sana they will not hate me. This is the reality, guys, kasi nung kung magkano yung kikitain mo, meron pa akong hindi actually nadagdag dito na isang tax, which is state tax. Sa previous video ko kasi wala akong state tax, kasi ang Tennessee walang state tax, ang Texas walang state tax, ang ilan pa ba, may mga states na walang state tax pero walang 10 yun eh, parang 7 lang ata, hindi ko sure yun. Pero bumabawi naman sila sa merchandise tax at sa ibang taxes. So dito sa Iowa mababa lang yung state tax namin, pero medyo mataas yung merchandise, yung purchasing tax, parang 7% pag nag-purchase ka ng something. So, yun lang guys. I hope may natutunan kayo. I hope mas na-inspire kayo na pumunta dito sa US. And again, if it's your goal, if it's your dream, pray for it and work for it. Don't mind the hush-hush sa paligid nyo na, wag ka na pumunta sa Amerika. Ang daming taxes, ang daming ganito, ganyan. Kung ako sa inyo, kung ano talaga yung goal nyo, gawin nyo muna, try nyo muna. And kung hindi nyo talaga siya na-enjoy, hindi talaga kayo masaya, you can still go back to the Philippines. You can still go to other countries. Kasi kapag, ewan ko ba, kapag nabahiran ka na kasi ng US, parang ang daling pumasok sa iba't ibang country. Parang nung sa amin, parang nung nasa Pilipinas ako, my God, ang dami kong pinagdaanan. Para lang gusto ko sanang pumunta ng Canada. Samantalang nung nandito na ako, lipad ka lang sa Canada ka na, lipad ka lang sa ganito ka na, sa Mexico ka na. Parang alam mo yun, very easy lang talaga guys. I don't say that we are rich or mayaman ako nung nagpunta na ako dito. No, but I can say that I am more comfortable. Our life is way, way more comfortable kesa nung nasa Pilipinas ako, kasi grabe yung earnings ko naman noon dun. Parang nag-start ako guys, 270 pesos. Per shift yan, mabuti sana per hour. Ayun. So yun guys, sa mga estudyante pa lang po dyan, tumataginting na 167,000. Pero kung yung iba kinocompare nila, papunta silang Saudi or what, depende to guys sa pupuntahan nyo na state, depende sa area, sa hospital, depende sa hospital, depende sa work experience nyo. So if you are still there in the Philippines and you want to get a higher salary rate, pagprepare nyo rin yung pagpunta nyo dito guys. Apply sa mga JCI companies or sa JCI hospital, yung mga big hospitals. Pumunta kayo sa mga special areas. Pero yun nga lang kasi dito, ang special area na sinasabi ko is ICU, cardiac, step down, yung mga ganyan. Pero kapag ORDR, hindi kasi siya masyadong mabenta dito. Parang hindi kasi nila kailangan ng madaming tao para doon. So, kung gusto nyo yan, mga ICU, mga dialysis, mga ganyan, yan yung medyo mas matataas yung rate. Kapag med-surg ka,
chill lang, okay lang din naman. ER, medyo mataas din naman, ganyan. So, pag-isipan nyo na, kung estudyante ka ngayon pa lang, pag-isipan mo na kung ano ba yung gusto mong specialization pagdating ng araw, and then yun yung aralin mo, and then yun yung i-research mo kung paano mo ma-achieve yun. Ngayon pa lang, mag-set na kayo ng goal nyo in the long term pagpunta nyo po dito sa US. So, yun lang naman guys. Sana may natutunan kayo and sana may na-enjoy kayo. And for the next video, I think will be kung magkano ang pwede nyong gawing pocket money nyo pagdating nyo dito sa US. Ayan. Thank you so much everyone for watching. And mag-proceed na po tayo sa shoutout for this video. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout lang ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na assembling our Christmas tree from Marketplace. Ayan, nabili lang namin siya guys, yung Christmas tree namin sa Marketplace. The 7.5 feet at our 7, something like that. Nabili naman siya for $30. Pero kapag bibili mo kasi siya as brand new, ay no, kung mahal yun, geez, baka $300 or more. Mahal siya. Mahal ng Christmas tree, especially now na Christmas season na siya. So, mag-shoutout lang ako muna. And shoutout kay Wakis Tolem. Ah, Christmas season na. Can't wait na malagyan na siya ng decor and mga gifts sa baba. Kay Anna Love. Ayan, sabi niya, love me some Christmas preparations. English subscriber. Guys, I'm trying. Kaso mas comfortable kasi ako na mag-speak ng Tagalog or in our language. When I do the vlog, kasi mas madami namang Filipinos na nanonood. Kasi yung ano ko, kapag titingnan ko siya sa analytics ko, more on Filipinos, more from the Philippines yung nanonood sa akin. So we'll try to make subtitles for all the videos. I tried my best, but it takes a lot of time. Ayan. And then shout out again kay Ibrahim Hailil, kay Jonabel Caberto. Ikit, bakit ganun na yung pangalan mo? Caberto na, not Caberto. Jonabel Caberto. Merry Christmas, Pax Kwayo, Apo. Shoutout din kay Jem Ruiz, kay Ronnie Caberto. Ayan. Thank you so much everyone for commenting and for subscribing and for supporting our vlog. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs.